Siguro mga... Kasi na mag-expand pa siya eh. Siguro mga 2 liters. So 2 liters na yan. So mas okay pa rin yung gumawa ba? Or yung mas bumili ka ng ice cream na sa mga girlfriends? The good thing with making your own is that you know kung ano yung ingredients na nilagay mo. Second, ma-appreciate mo kasi ikaw yung gumawa. Mm-hmm. And then third, you have room for improvement. Kasi alam mo kung ano yung maganda pang itagdag, alam mo na kaya mo pang gawin ulit. Tapos, yun, pwede kang mag-mix and match. Ano ba yung nag-work before na gusto mo pang gawin ulit? Ano ba yung hindi nag-work na gusto mong tanggalin? So yun yung mga bagay na maganda kapag ikaw talaga yung gumagawa. Plus, yung kasi makukulit na bata kasi, kaya mo silang patahimikin since sila yung pinapagod mo. Hindi ka sa kamera na! Smile! Kawai! Parang hindi na ka siya man. Hindi, okay. Hindi na siya makasmile. Hindi na siya makasmile. Hi, chef! Stop! Patayin mo na natin siya. So, almost done na yung mixture natin. Kailangan na lang natin haluin using... Ay, nalagyan ako. Spoon. Actually, okay na ito. Ilalagay na lang natin siya sa... Ano na yung mga flavor ng ice cream na nagawa mo na? Mostly mga coffee-based, chocolate-based. Pero ngayon kasi, ngayon lang ako nag-attempt na mag-gawa ng fruit-based. So, try natin ngayon. Siyempre, may avocado. So, try na lang. Malaman natin yung lasa mamaya. Ano masasabi ng assistant mo? Pasalitain mo naman. Ano masasabi mo? Gusto mo nang i-try? Speechless. Speechless ka? Okay, extra na kayo. Extra na. So ito, try natin palamigin. Tapos test natin ulit mamaya kapag malamig na ako ng lasa. That's it? Ano yun?